Nagkaroon ng maraming misyon namin at punta kami sa Vietnam. Kasama ko ang ating primate na si Bishop Ricardo Alcaraz. Dito kami Lunes, sa inyong Viernes. At natutuwa ko kami sa dahil maganda yung bunga ng gawain doon ngayon. Meron tayong apat na pari at meron din tayong apat na limang bukong na nandun na ngayon. Minitin namin 21 mga pare, diakono at saka mga pastor pa lang na naghihintay na ma-ordain para maging pare din at propeta sa CDC. Pero bawat isa sa kanila, mga ano sila, leader, pastor ng mga simbahan, nanggaling pa sa malayong lugar, kasing layo ng Baguio yung mga simbahan na doon sa pinagbibigyan natin. Anyway, ang Diyos ay gumagalaw sa Vietnam. Ang natutuwa ko kami dahil ang mga puso sa mga attitude ng mga Vietnamese, talagang napaka pure, dalisay. Talagang ang gusto lang nila sumagsilbi sa Diyos, sumagod sa Diyos, maging kalugod-lugod sa Kanya. Ganun lang, wala siyang ibang agenda. Walang, sabi ka lang, walang kiepe. Gusto lang nila magpuri, gusto lang magpamuligihan. Yun lang. Gusto lang gawin, at masunurin sila, teachable, submissive. Totoo niya, no? Pagkatapos ng halos 10 taon, hindi namin ini-implement o ini-impose yung pagbigay ng ikapong sa kanila ngayon lang. At wala namang problema sa kanila. Pero yung puso nila nakaka-bless yun. Dahil talagang todo bigay lang sila para sa kanila. At nilang namin na patuloy din yung panalangin ng ang gawain sa kanila. Dahil babalik-balik kami doon para alalayan sila at para magbigay ng yung gawain at yung church. Isang requirement para sila ay ma-aprubahan ng gobyerno lupa at building. Dapat may sarili silang church building. Sa Vietnam, doon lang namin nalaman, kung last week lang, ang mahal pa na ng lupa, kung mas mahal pa sa mga lupa. Mas mahal pa, doble na sa ano, in some cases, doble pa. Kung mahal ang lupa dito, kasi ito yung mas mahal. At hindi na lang sila ganun kaya. Pero hindi tayo tumitingin sa habilidad ng tao, tumitingin tayo sa ating Diyos na nagbibigay ng mga pangangailangan. Then, so, patuloy niya ang palangit dahil ang Diyos, ang Banal na Espiritu, gumagalaw doon sa bayan niya. Alam niyo, ako palagi kong, kung ano yung inaakala ko, binigay sa akin ng Diyos, natanggap ko sa Kanya, binigay sa puso ko. Yun ang aking binibigay din ng katuluan. No? At ako ay nagsuturo ng madalas tungkol sa dakilang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang biyaya niya na binibigay ng libre. Ibig sabihin ng grace sa Ingles, ang ibig sabihin nun, pagpapala sa atin, wala tayong kinalaman doon. Yung binigay sa ating kaligtasan, yung binigay sa ating buhay, wala tayong kinalaman doon, lahat galing sa atin. Wala, hindi natin yung pinagpapahuan, hindi tayo karapat-dapat ang makatanggap mo. Regalo, kumbaga, hindi natin bibili, hindi natin binayaran, binigay lang sa atin na ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin magunawaan yung kadakilaan ng pag-ibig niya. Hindi natin maarog, hindi na maabot ng pag-iisip natin. Pero yun ang ibig sabihin na ng pagpala ng Diyos, ng biyaya. Hindi ibig sabihin, wala na tayong responsibilidad. Hindi yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin ng responsibility, response, at saka abilidad. Meron tayong pag-respo.
kundi meron tayong bahagi. At meron tayong abilidad para gampanan ang ating bahagi. Yan ang sabihin ng responsibility. Ang responsibilidad natin maging ayon sa buwangis at pagkakatulad sa ating Panginoon. Sabi sa Ingles, sa Romans, we are to be conformed, predestined to be conformed to the image of the Son. Para tayo maging mabalik sa wangis ng Panginoon. At para tayo mabalik doon, kailangan natin magkaroon ng Tagalog free will. Free will. Ano Tagalog free will? Free will. Kalayaan sa pagpili. Malayang pagpili. Okay? Free will. Malaya. Hindi yung pinipili tayo o kaya hindi tayo parang robot na automatic na gumagawa ng hindi nag-isip. Hindi. Meron tayong malayang pag-iisip at malayang pag-ili ng mga kailangan natin. Kasi, o ng mga gagawin natin. Kasi kung walang kalayaan sa pag-ili, wala tayong may papagmalaki na tayo ay meron pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay voluntaryong pag-ili. Ang pag-ibig, voluntaryong pag-ili. Pag-ili. Alam niyo, huwag kayong maniwala doon sa mga nagsasabi na eh, hindi ko naman kasalanan po eh. Tinamaan lang talaga sa puso. Ako sa puso eh. Narinig na rin? Yung pinanaabon ni Kukito, wala na. Nananayimik ako sa isang tali. Aba, pinanaabon naman ako ni Kukito. Di ba? Tinamaan ako eh. Kung tinamaan ka, at nagkaroon ka ng crush sa isang lalaki o babae, hindi natin ibig sabihin pag-ibig yun. Baka crush lang yun. Kasi ang pag-ibig, pagkatapos ng 50 taon, yung gwapong nagkaroon, say crush ka nung teenager mo, is pagiging 60-70 years old. Ayan. Diba? Yung kinis ng balat niya, mawawala na yun. Diba? Lalaw-law ngayon. Magiging kaaway na niya yung gravity ngayon. Diba? Dati hindi ganyan yung gravity. Hindi kaaway na yan. Diba? Maglalaw-law na yung dating mo. Sinsig, diba? Yung dating macho. Diba? Dati, ito yung patambok eh. Pag tumatay, ito yung patambok. Diba? Mag-iiba yan. May pag-ibig pa ba? Kasi ang pag-ibig, voluntary yung pag-ibig. At para ka makapagpili ng voluntary, meron ka dapat free will. Meron ka dapat malayang pag-ibig. At yun ang binigay sa atin ng Diyos. Yung malayang pagpili, meron din niyang ano, meron din niyang risk. Risk, kaya ano. Ha? Mr. Pabilari. Ha? Panganib. Panganib na ang pipiliin mo, hindi lang yung mabuti, kundi. Kasi, katulad na nasa parable, ano? Ang Diyos naghasik ng dinding mabuti. Ang tanong ng iba, ewan ko kung tinanong na kayo, no? Eh kung ang Diyos naghasik ng mabuti, bakit merong kasamaan sa mundo? Eh di ba lahat ng bagay galing sa Diyos? Oo. Eh di galing din sa kanyang kasamaan? Hindi. Walang kasamaan galing sa Diyos. Di ba sabi, not no evil evil dwells in you, no darkness dwells in you. Saan ang galing yung kasamaan? Sa pag-ili ng tao. Sa pag-ili ng away, ng jama. Umili siya maghasik ng masamang dinggit. Kaya ganun na nangyari. Hindi galing sa Diyos. Mabay tayo, nasa bukasi. Kung walang voluntaryong pag-ili, kung walang voluntaryong pag-ili, bigay ng pag-ibig, hindi tayo magiging katulad sa wangis ng Diyos. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, binibigay ng voluntary. Kung sa pilitan niya hindi yung pag-ibig,
Kaya tayo meron free will. Kaya tayo binigyan ng free will. Para tayo maging katulad ng Diyos. Kung walang free will, walang malayang pagpili, walang pag-ibig. At walang pag-ibig, walang pagiging katulad ng Diyos. Tinero natin? Ang voluntaryong pagpili natin, ang voluntaryong pag-respond natin, ay nagpapakita ng pagkakahalutulad natin sa wakis ng Diyos. Meron ba tayo? Obligasyon ba yun? Obligasyon yun. Sabi ni San Pablo sa sulat niya, sa mga taga-Roma, we are under obligation. Napipilitan tayo. We are under obligation. But not to the flesh. Meron daw tayong obligasyon, pero hindi sa ayon sa salaman. Ang obligasyon natin sa Diyos. Sabi ni San Pablo, the love of Christ compels me. Ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig, ang siyang nagtutulak sa atin. Hindi anuman. Yahweh na halimbawa, meron tayong batas, kung hindi naman alam, meron tayong batas laban sa tinatawag na domestic violence. Yung pananakit ng asawa, o kaya mga misis, hindi na nyo nang saktan yung mga asawa ng lalaki. Pero meron. Meron kasama dun sa batas na yun, hindi lang pananakit, kundi kung ikaw ay lalaki, responsibilidad mo na pakainin at bigyan ng mga pangangailangan ng iyong asawa at iyong mga anak. Kung hindi, merong mga consequence. Merong parusa sa hindi pagsunod. Pwede kang makulong, pwede kang pakawal ng bulta. Ngayon, ako mahal kay asawa ko. Mahal kay asawa ko. Hindi ko na kailangan makita yung batas na ginawa ng Diyos. Para ko mahalin ang asawa ko, para ko sa wagsaktan. Para ko sa bigyan ng mga kailangan, pati yung pamilya. Dahil ang nagtutulak sa atin, pag-ibig, hindi yung pagkatakot sa parusa at sa multa kung hindi ako susunod. Hindi na yun yung depresya. Ang tumutulak sa atin, yung pag-ibig. Hindi yung pagkatakot sa batas. Kasi yung pagkatakot sa batas, takot kang makulong, takot kang mamulta, yung pagkatakot na yun dahil mahal mo yung sarili mo. Diba? Ayaw mo na yung sarili mo makulong. Yun ang nagtutulak sa'yo, yung pag-ibig sa sarili. Hindi dapat. Ang dapat nagtutulak sa pag-ibig. Una sa Diyos at sa kapwa natin. Yun. Kaya meron pa rin tayong obligasyon. Pero yung obligasyon natin, ang basihan yan, ang motivation yan, ang nagtutulak sa atin yan, sa pagsunod sa Diyos, e pag-ibig. Hindi pagkatakot. Ang totoo niyan, ang pagkatakot, hindi man galing sa Diyos. Tama? Pagkatakot hindi galing sa Diyos. Ang pag-ibig galing sa Diyos. Kaya tayo sinusunod. Tulad itong mga, mga Vietnamese na binanggit ko kanina, no? Sila talagang sumusunod dahil sa pag-ibig. Yung isang pastor dun sa malapit sa Saigon, yung simbahan niya, ang strength nila, children ministry. Nagpapaaral sila, nagpapakain. Maraming kabataan, dami. Yung mga 70% ng kabataan. Nagkukwento sa akin yung pastor, yung mga plano niya, meron siya negosyo. Sabi niya, gusto ko ganito, ganito. Kasi gusto daw niya kumita para magkaroon siya ng pulo para sa mga proyekto sa mga bata. Lahat ng dito, dahil pag-ubi, meron ba nagtutulak sa kanya? Kung di ko gagawin yan, mabarilin kita. Hindi. Ang nagtutulak sa kanya pa. Pag-ibig para sa Diyos at para sa iba. Minsan, may mga obstacle, may mga opposition, pero yun ang kailangan natin overcome. Kasi tayo, trigo. Sabi ng Diyos, naghasik siya ng mabuting binig at yun yung mga trigo. Yung kalaaway, naghasik ng masamang binig at yun yung mga masamang damo.
pero tayo trigo, tandaan mo natin tayo trigo. Pero bisan nagkakasala ako eh. Paminsan-minsan siguro. Sabihin niya, bisan nagnakaw ako eh. O nagnakaw ka, pero hindi ibig sabihin nun, eh, magnanakaw ka na. Kung papagsisiyan mo yung ginawa mo, hindi yun ang natural sa'yo. Dahil ikaw, ginawa kang mabuting bitwi ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yung binabang yung bisan. Mabuting binhi kayo. Mabuting binhi. Tandaan niyo yan. Huwag kayong magpapa-apekto sa kung ano mang binibulong ng kung ano espiritu sa tenga ninyo. Ginawa kayo ng Diyos ng mabuting binhi. At kung magkasala kayo, pinapatawad na kayo. Kayo yung sisisi. Pero galing sa kanya ang mabuting binhi. Ang ano niya, yung trigo at saka yung masamang damo, sa simula, pareho ng itsura. Hindi mo maalaman kung ano yung masama, ano yung mabuti yung trigo. Hanggang mamunga sila ng butil. Mamunga ng butil, doon na malalaman kung alin yung, yung digaw na damo at saka yung mabuting binhi. By their fruit, you will know them. Sabi ni Jesus. Diba? Kaya ang sabi ko sa parable, pabayaan magsama sila. Kasi kung bubunutin yung masamang damo, madadamay yung ang mensahe para sa atin, to shine as the sun in the kingdom of our Father. O maging, ano, magpaka, magpakabusila sa liwanag bilang mga anak ng Diyos na parang araw. Alam niyo minsan hindi madali yan. Meron may kukwento sa inyo na joke. So, ba't pare rin ano, na joke? Meron isang matandang babae. Nagpunta sa doktor niya. Kasi sabi niya, Dok, hindi ko alam kung problema to. Hindi. Parang hindi problema, pero ikukonsulta ko na sa inyo. Alam niyo, itong mga nakaraang linggo, madalas ho akong umutot. Pwede mo natin sabihin sa Sipan. Parang gano'n sa Sipan. Sabihin niyo, Dok. Madalas akong umutot. Pero, Dok, alam niyo, walang tunog at saka walang amoy. Kung saan yung mga walang tunog, yung mga delikada, di ba? Sabi niya, walang tunog at saka walang amoy. At sabi niya, oh yan. Narinig niya ba? Nakamoy niya ba? Walang tunog, walang amoy. Sabi ng doktor niya, At di nagsalita yung doktor niya. Sumulat lang na reseta, binigay sa kanya. Sinabi, gumin mo yan, 3 beses sa araw, sa Lunes sa Linggo, tapos bumalik ito. Tapos na sa Linggo, bumalik siya. At sinabi niya, Dok, mukhang may nagbago dun sa problema ko. Wala pa rin amoy, pero, meron ng tunog. Sabi ng doktor sa kanya, ganun ba? Okay, sige, ganito gagawin natin. Nagamot ko na yung pagkabingi mo, gagamutin natin ngayon yung pang-amoy mo. Intindihan niyo ba? Walang mehek. Walang problema. Walang problema dun sa kanyang utot. May tunog talaga at may amoy talaga. Pero wala siyang pandinig at wala siyang pandinig. Ngayon ang ganyan. Bakit kung minenda yan? No? Bakit kung minenda yan? Kasi alam niyo, yung mga masamang damo, minsan hindi nila alam
na nakaka-offense na sa abaw ng amoy nila. Sa baro ng kasamaan. Hindi nila alam eh. Sa mga example, no? Ito, mag-iingat kayo ah. Kasi minsan, lalo na yung mga backpack, naka-backpack, sa bus o sa LRT o sa ano. Iiko sila rin, hindi nila alam. Nakakatama na pala sila, di ba? Nakakatumba na sila ng matanda. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Tulungan natin silang magkaroon ng pandinig at saka ng pangamoy. Para malalaman nila, ay, kailangan pala pinipigil ko. Di ba? Kailangan pala pinipigil ko kasi nakakasama pala sa ibang tao. Kailangan natin. Kasi, minsan naman, ayaw nilang magbago. Minsan ganun eh, minsan nahirap ministeran. No? Yung iba ay magbago, magsisi dahil sasabihin na, wala namang tulog, wala namang amoy. Anong problema? Sila may problema, wala silang kanina, wala silang kanina. Alam niyo, meron nung isang bispo sa CEC, tapos na rin. Gusto ko lang ipakita sa atin, sa pagiging, pag-strive natin na maging busila, minsan merong oposisyon. Ang paggawa ng pabuti, minsan hindi tinatanggap ng tao. Minsan tinatanggap dahil natatouch sila yun, minsan merong oposisyon. Ang responsibilidad natin, huwag pinipin. Meron mo isang bispo sa CEC. Yung asawa niya merong Alzheimer, demensya. Anong klase ng sakit yan? Nawawala yung emosyon. Ilang taon na niyang inaalagaan. Itong kaso ng asawa niya, lumala. Hindi lang nawala yung memorya, pati yung abilidad sa pagsalita, na nawala. At naging parang bata siya. Hindi na siya marunong humingi ng sarili niya, hindi siya marunong humingi ng sarili niya, kailangan siya nalagaan. Kailangan siya nalagaan. Pinapakain siya, hindi niya alam. At hindi niya nakikilala yung asawa niya. Kaya minsan, inaalagaan siya ng asawa niya, sinusungitan niya. Ginagawan siya ng mabuti, sinusungitan niya. Kasi nga, para sa kanya, sino ba to na inaawakan niya? Sino ba to na pinupunasan niya? Sino ba to na nilinisin ako, hindi ko naman sa asawa. Kaya mayroong oposisyon. Dahil hindi nila alam. Hindi nila alam na kailangan nila ng tulong. Merong mga drug addict sa paligid natin. Merong mga lasego, merong mga sigarol, merong mga hindi tapat sa asawa. Yung iba sa kanila, hindi nila alam na masama yung ginagawa nila. At hindi nila alam yung sakit na niya idudulot nila sa mga kapamilya, asawa, sa anak. At kailangan natin sila, ibalik natin sa kanila yung kanilang sensitivity, yung pandinig, ang amoy, at kung ano man kailangan mabalik, para malaman nila, aba, masama pala yung ginagawa. Masamang damo pala kung kailangan pala ako maging pretty. Kailangan pala ako mabuti nyo. Yun ang responsibility natin sa pagiging busila. Hindi para maipakita yung laki ng diferensya natin, sila masama, tayo mabuti. Kundi para natin sila maakit sa liwanag, sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang calling natin. Yun ang challenge sa atin. At yun ang kailangan natin gawin para maipakita na tayo ay anak ng mga anak ng Diyos na nilikha ayon sa kanyang pagkakatulad at sa kanyang promise. Dahil yan ang kapatid at kapalaanan sa kaharian ng Diyos. Isipin tayo.